kanya kung nagawa nila yun, kaya din natin. Amen po ba? Amen. Kapatid, ito kasi yung maling thinking, ano? Sabi sa Youth Catechism na aking pong nabasa, ito yung maling thinking ng mga modern Christians sa ngayon na nakakalimutan nila ang ultimate goal is to be holy and perfect. No? Na sinasabi nila, yung mga santo na yun, ginaguide kasi sila ng Panginoon. Kaya naging banal sila, kaya naging perfect sila. Kapatid, ginaguide ka rin ng Panginoon. Amen. Hindi mo lang inaalaw si Lord minsan na i-guide ka niya. Bakit? Kasi mas namumuna sa puso mo yung kagustuhan mo. Amen po ba? Amen. Itong mga tao ito na naging banal sa atin pong ilang simbahan, nagsumikap sila. Nagsumikap sila na labanan ng mga tukso, na huwag magkasala, na maging malinis ang puso at ang kanilang mga isip. Ang problema lang sa modern Christians today, ano po, ay parang superficial, parang imposible nang makamit para sa kanila yung ganung kabanalan. Well, hindi sasabihin ng Panginoon na be perfect as your Heavenly Father is perfect kung hindi naniniwala ang Panginoon na kaya natin. Amen po ba? Amen. Nasusundan po ba natin? Sabi nga sa Matthew, no? You therefore must be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kapatid, hindi ito suggestion. It is a commandment. At ang bawat utos dapat sundin. Amen po ba? Ang bawat utos ay dapat sundin. So dito tayo siguro magtatapos, my dear brothers and sisters. Ano? Ito po yung panghuli na minsan gusto kong iwan sa bawat isa po sa atin. Ano? Since tayo ay mga puno at tayo ay nakaugat sa ating Panginoon, ito pong mga katotohanan ito ang panghawakan po natin. Para nang sa gayon mabuhay tayo sa mundong ito ng may katatagan. Ano man yung temptation na dumating, anumang tukso, anumang pagsubok, anumang struggle, mananatili tayong matatag dahil ito yung pinangahawakan natin, ang katotohanan mula sa ating Panginoon. Amen. Tanungin ko ngayong katabi mo, lumalalim ba? Lumalalim ba? Ang tulog mo. Tanungin mo rin siya, lumalalim ba? Lumalalim ba? Ang relationship mo. Ang relationship mo. Sa Diyos. Sa Diyos. Ano kayang sagot mo? Lahat hindi tayo sigurado. Kapatid, one good indicator na ang relationship natin ay lumalalim sa ating Panginoon is that patuloy tayong nauuho sa Kanya. Yes. Sa mga bagay na natungkol sa Panginoon, nauuho tayo sa Kanya. The knowledge of Him, yung wisdom na nagmumula sa Panginoon, yung presence ni Lord especially, ito yung mas kinauuhawa natin. One good indicator is that nag-e-enjoy ka sa loob ng simbahan. Amen. Bakit? Kasi nararanasan mo ang presensya ng Panginoon. Amen. And one good indicator na lumalalim ang relationship natin kay Lord, hindi lang sa loob ka ng simbahan nag-i-enjoy. Maging sa labas ng simbahan, ini-enjoy mo ang presensya ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. Kapatid, ito po yung magandang palatandaan ano po, na tayo po ay lumalalim sa ating relationship sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga kanina, the deeper the roots, the stronger you become. Kapag mas lumalalim ang relationship natin kay Lord, ibig sabihin, mas lumalalim ang ugat natin, mas tatatag. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Inaniyahan ko po kayong lahat mga kapatid na tayo po ay magsitayo. Bago po tayo magtapos sa gabi pong ito, no? Patuloy tayong magninilay. Kapatid, ang natatagan po natin, nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Ito ay biyaya niya sa atin. Ano po, hindi dahil sa sarili nating kakayanan din o sarili nating napag-aralan, hindi dahil sa kapasidad nating gunawain ng mga bagay-bagay, kundi ang pagiging matatag ng isang Kristiyano ay biyaya ng Panginoon. Amen. Bunga ng ating pong pananampalataya at patuloy na paglilingkod sa Kanya, ang Diyos nananatiling tapat na ibinibigay niya sa atin yung katatagan sa ating puso at sa ating pumunay. Kapatid, kung meron itong prayer request, ilagay mo sa tapat ng ibinibigay. At sa gabi pong ito, no, lalapit tayo sa Panginoon na may kapakumbabaan sa ating puso. Let us declare na sa buhay po natin, siya ang source ng ating kagalakan. Amen. Siya ang source ng ating kalakasan. Siya ang pumabawi sa lahat ng kahirapan at ng kalungkutan. At patuloy tayong mauhaw sa kanyang presensya. Kaluoban, dulot mo'y kapayapaan.
Ika'y basta naman kay buti mo at hinaga sa buhay ko, Ama.